Hello guys, welcome to my vlog. And ngayon po ay mag-update tayo sa ating farm dahil kadadaan lang ng bagyo. Ngayon ay September 8, 2021 and ang oras ay 11:45 ng umaga. So kanina po ay talagang ang lakas ng hangin. So yan. Talaga po bagyong isko. Bagyong isko na pala to. Akala ko'y bagyong Julina pa. So yan, kung mapansin nyo po yung aming karapal dito sa bahay, ay talagang sirang-sira. Nahalit. Yan. Nahalit. Yan. Nagawin lang po ulit. So ito po ang ating mga papaya. Yan. Nakahapay. Pero I hope at sa awa ng Diyos ay nawa ay makarecover. So yan po mga kawayan, mga puno, ang mapapansin nyo, mga putol. So yan po. Ito yung isa sa ating papaya na bunot. So yan po. Hindi pa na. Hindi pa lang ako pupwede pa. Yan, mapapansin niyo po, yan, oh. Bali. Yung ating mga plastic mulch. Wala na. Talagang sira. Lakas ng hangin kanina. Shit, eh. Yan, yung mga putol. Yung ating mga binhian. Yan, daming, ano. Dami nating ayusin pagkatapos ng bagyo. Talaga. Buhay farmer. Ang kalaban nating mga farmer. Ayan, halos ang mga papaya nakatambay. Ito po yung kahapon yung ginawang ko ng video na nagkakanal kami. Unfortunately, hindi po tayo umabot. Hindi namin natapos kahapon yung pagkakanal. Kaya ito, tumambay yung baha. Ayan po. Nakakalungkot. Pero hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. So kaninang bahay ni na Kuya Gado, praise God, dahil hindi naman sila na ano, hindi walang masamang nangyari sa kanila. So kanina po na halos kasagsagan ng malakas na hangin, nandito kami sa papayahan dahil tinatali namin to. Yan, mapansin nyo. Ito, yan. Tinatali namin yung mga papaya. So, ang lakas po ng hangin, nandito, sinagupa namin kanina. Nandyan po, oh, yung akasya. Ang laki ng nasalpak. Marami yung papaya ang napagsakan. Nandyan. Mapansin nyo po, kanina kasagsagan ng ulan, naglalagay kami ng ano. Ito, tinatambaan namin to. Puno. Mga yon. So, nakakapandumo kung tutusin, pero yan talaga. Salamat pa rin sa Diyos dahil tayo ay ligtas. Kanina po, ang lakas ng hangin, sobrang lakas. Ay, nandito kami. Nagliliparan na yung mga sanga, maliliit na sanga, ay nandito pa kami sa gitna ng papayahan. Naayos. Pero nang talagang sobrang lakas na, ay siyempre, mas mahalaga pa rin yung kaligtasan natin. Dahil ito namang mga pananim, pwede nating magtanim uli kung sakali. Pero yung buhay, ay mas mahalaga. Kaya uli natin kung tanim. Basta malakas. Awa ng Panginoon. Ayan po, ang daming naputol na papaya. Yun yung nasalpak. Kanina, nandun kami. Yung tao kanina na habang nagtatali ay medyo natulala na at medyo siguro yung isip niya ay talagang ano nga kasi ang lakas ng hangin kanina sisira yung
tinakbuot. Ang lakas nga nang hindi mababagsakan. Ngayon, praise God dahil ligtas kaming lahat. Sina Kuya Gado, sina Imbek, sina mag-asawa. Hindi ko nalang nabidyohan siyempre. Ang lakas ng ulan. Ayan po. Ngayon hanggang ngayon, baha pa rin. Tinga, hindi rin namin natapos yung pagkakanal kahapon. Yan. And dito sa upuhan, yan, mapansin nyo, mga nasa baba na, nakapunaga. Yan. Salamat sa buhay ni Tio Dune. Dahil, malamang na siya ay mensahero ng Panginoon. Ano, praise God. Dahil nagsugo siya ng messenger para mag-guide sa amin. So, ang sabi ay ipababa. So, kaya ang nangyari, tinanggal namin dito yung mga nakataas na ibinaba muna namin. Kinalas namin to. So, hindi pa naman siya advisable na ibaba itong balag kasi wala pa namang masyadong bunga. And ito muna, ibinaba lang muna namin dito. So, yan. Talagang nakakapanlumo. Pero yan lang talaga ang buhay. Tuloy-tuloy lang, laban lang. At sa mga kapwa ko diyan na Batanggal nyo at sa mga dinaanan ng bagyo, kumusta kayo dyan? Nawa ay ligtas kayo at wala rin masama nangyari sa inyo. Laban lang tayo. Babawi rin tayo yan. Ayan po. Kanina ay habang nagkakalas ako dito, habang nagkakalas ako ng mga upo, ay ito, nagliliparan tong mga sanga na akasya galing doon. So yun. Pero tuloy pa rin ako kanina. Tuloy kami sa paggawa para maisalba yung mga halaman. Mapansin nyo, lakas ng hangin talaga kanina, oh. Dito, nasalpak din yung ano, yung akasya. Ito, medyo naulan pa rin. Pero at least wala nang masyadong hangin. Kanina talagang sobrang lakas ng hangin. May sinasabing gapang ng kamote. Ang daming uray. Matinik. Aray ko. So, yan po. Yan ang ating sitaw. Kanina ay namimitas pa ng sitaw. Pinatigil muna natin dahil mas pinariority natin yung papaya nga. Yan. Buti palugot na rin yung sitaw. Pero sayang, matami pa rin bunga. Oh. At least, hindi rin naman masyadong na tagasa. Yan. Ito yung ating akasya. Yan, ang akasya naman dyan, nasalpak kanina na kasagsagan ng ulan, ay nasalpak tong ano, tong dito akasya. Ayan po. Yan, medyo madaming uray. Matitinik. Eh, nakayapak po ako. Hindi ako naka yung buta ko kung saan ko nailagay. So, yan. Laki. Sipin nyo yan. Bumagsak na sanga ng Asya. Ito yung sa kasagsagan kanina nung nagbababa ako ng mga upo. Kitang-kita ko to nung bumagsak. Ayan, yung ating balag ay napatangan. Pero at least hindi naman siya masyadong nasira. Talagang matibay ang pagkakagawa ng ating balag. Ayan po. Grabe. Grabe talaga yung saludo talaga ha, sa mga farmer. So, first time ko po ito na mag-farming, dating OFW.
And ito, ramdam na ramdam ko ngayon ang challenge ng ating mga kapwa farmer tuwing may bagyo. Grabe. Ito pala. Ayan, please. Okay naman yung ating mga upo. Diyan pa rin. Ayan o. Oh. Yung Gemilino dito sa tabi. Salpak din o. Oh. Ang laki ng sanga. Putol din. Oh, buti lang. Hindi masyado nagagip yung ating balag. Ayan po. Ayan, kanina ay talagang medyo napapayak na rin na ako kanina. Or parang siyempre nananalangin tayo habang lakas ng bagyo. At parang napapaisip, bakit ba? Bakit nangyari to? Na siyempre first timer din kami. Pinaparanas agad na amin ito na may bagyo. Ayan po. Pero after nung nasa bahay na kami, ang daming nakahapay na mga papaya, ay na-realize namin na praise God. Unang-una dahil hindi niya kami pinabayaan, lalo na kanina na habang nag-ayos kami ng mga puno ng papaya, kahit nagliliparan na yung mga sanga, ay ligtas kami lahat. Pangalawa, kung isipin natin, ay mga papaya natin ay kumapay. Pero praise God, dahil ngayon pa lang na maliliit ay pinaranas na natin sa atin, na pinakita na yung overview na pwedeng mangyari sa ating papayahan kahit na ngayon maliit pa. So kung ito ay malalaki na at namumunga na, ay siguradong mas lalong nakakapanghinayang. Kumbaga, kung malaki na ang gastos namin dito at hirap, lalo na siguro kung namumunga na to. Kaya praise God pa rin dahil ngayon na nalaman namin. So maraming adjustment kaming natutunan para gawin dito sa taniman, lang dito sa mga papaya. So yun, maraming salamat sa Lord dahil talaga yung protection nandyan lagi. Kumbaga, kung ko-questionin mo si Lord, talagang dapat ma-realize mo minsan sa biglang pag-iisip natin, alam natin ay mali. So pero laging, sabi nga, laging may magandang dahilan ng Panginoon kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. At tapos nga din sa papaya. O, kung sakali man na. Pero I pray na makarecover naman itong mga papaya na to. So yan po. Ito yung aming kanal. Yan. Sad to save dahil kahapon ay hindi namin natapos. Medyo hindi tayo naging updated sa balita. Ayan, kaya talaga nga pag-updated sa balita. Balik pala. Okay na itong pag-iwa. So, sayang. Hindi. Pero, okay lang din naman. Dahil hindi naman masyadong naka-apekto talaga yung baha. Ang talagang naka-apekto sa amin ay yung malakas na hangin. So yan, talagang sira-sira pati yung mga ano dito. Yan yung bahay ni Napikong, sira din. So yan po, pati dito yung ilog, lakas. So ito, binabantayan din po namin dahil nga tabi kami ng ilaw, may pakabigan tumakas. Pero praise God, dahil hanggang dyan lang, pababa pa naman.
Ayan po. Paninain namin yung mitas pa nga ng sitaw. Pinatigil na muna natin. At pinariority yung papayahan. So yun, maraming salamat sa Panginoon na tayo ay ligtas pa rin. Kahit na ganito na halos nasira, kayang-kayang ibalik yan ng Panginoon na tayo ay pagpalain muli. So yun, sa mga kapwa ko FW na gusto pa rin siring mag-business ng farming, okay na talaga ang buhay farmer, basta tuloy-tuloy lang, hindi lang tayo susuko. So thank you for watching and salamat sa pagsubaybay sa journey namin mag-asawa pa dito sa farm. From OFW to become a farmer. So thank you po at ingat po tayong lahat, lalong lalo na sa mga nandito sa Pilipinas na hagip ng bagyo. So God bless po. Ingat.